Ecclesiastes chapter 42. Huwag mong ikahiya ang mga bagay na ito at huwag kang tumanggap ng sinumang tao na magkasala dahil doon, ng kautusan ng kataas-taasan at ng kanyang tipan at ng paghatol upang bigyang katwiran ang masama, ng pagtutuos sa iyong mga kasama at mga manlalakbay o ng kaloob ng pamana ng mga kaibigan, ng katumpakan ng timbangan at mga timbang o ng pagkuha ng marami o konti, at ng walang malasakit sa na pagbebenta ng mga mangangalakal, ng maraming pagwawasto ng mga bata at upang dumugo ang tagiliran ng isang masamang lingkod at pag-iingat ay mabuti, kung saan naroroon ang masamang asawa at tumahimik kung saan maraming kamay. Ihatid ang lahat ng bagay sa bilang at timbang at isulat ang lahat ng iyong ibinibigay o tinatanggap. Huwag mong ikahiya na turuan ang mangmang at tanga at sa lubhang matanda na nakikipagtalo sa mga kabataan. Sa gayo ikaw ay tunay na may pinag-aralan at sinasang-ayunan ng lahat ng mga taong nabubuhay. Ang ama ay nagigising para sa anak na babae nang walang nakakaalam, at ang pag-aalala sa kanya ay nag-aalis ng tulog. Kapag siya ay bata pa, baka mawala ang bulaklak ng kanyang edad, at pagiging kasal, baka siya ay kapuutan. Sa kanyang pagkabirhen, baka siya ay madungisan at bubuntis sa bahay ng kanyang ama, at sa pagkakaroon ng isang asawa, baka siya ay hindi kumilos ng maayos. Kapag siya ay may asawa, baka siya ay maging baog. Panatilihin mong bantayan ang isang walang kahiyang anak na babae. Baka ikaw ay gawin niyang katatawanan sa iyong mga kaaway at isang kakutsaan sa bayan at kakutsaan sa gitna ng mga tao at mapahiya ka sa harap ng karamihan. Huwag masdan ang kagandahan ng bawat katawan at huwag umupo sa gitna ng mga babae, sapagkat sa mga damit nanggagaling ang isang gamugamo at sa mga babae ay kasamaan. Mas mabuti ang kakulitan ng isang lalaki kaysa sa isang babaeng magalang. Ang isang babae, sabi ko, na nagdudulot ng kahihiyan at kadustaan. Aalalahanin ko ngayon ang mga gawa ng Panginoon at ipahayag ko ang mga bagay na aking nakita. Sa mga salita ng Panginoon ang kanyang mga gawa. Ang araw na nagbibigay ng liwanag ay tumitingin sa lahat ng bagay at ang gawain nito ay puno ng kaluwalhatian ng Panginoon. Ang Panginoon ay hindi nagbigay ng kapangyarihan sa mga banal na ipahayag ang lahat ng kanyang kagilag-ginalas ng mga gawa na matatatag na itinalaga ng mga kapangyarihang Panginoon upang anuman ang naitatag ay para sa kanyang kaluwalhatian. Kanyang hinahanap ang kalaliman at ang puso at kinukonsidera ang kanilang mga tusong katha, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lahat ng malalaman. Kanyang nakikita ang mga tanda ng sanglibutan. Kanyang ipinahayag ang mga bagay na nakaraan at darating at inahayag ang mga hakbang ng mga bagay na natatago. Walang iniisip na nakakataka sa kanya, may anumang salita ang nalilihim sa kanya. Kanyang pinalamutian ang mga dakilang gawa ng kanyang karunungan at siya ay mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. Sa kanya ay walang maidaragdag, ni siya man ay mababawasan, at hindi siya nangangailangan ng sino mang tagapayo. O gaano kanais-nais ang lahat niyang gawa at upang ang isang tao ay makakita kahit sa isang kislap. Ang lahat ng mga bagay na ito ay nabubuhay at nananatili magpakailanman para sa lahat ng gamit at silang lahat ay masunurin. Ang lahat ng mga bagay ay doble laban sa isa't isa. Wala siyang ginagawang disakdal. Isang bagay ang nagtatag ng mabuti o iba. At sino ang mapupuspos ng pagmasdan ang kanyang kaluwalhatian?